Dear Mommy Joy, magandang hapon po sa iyo, Mommy. Sana mabasa mo po ang aking liham. Tawagin mo lamang ako sa pangalang Arthur. May asawa at 3 mga anak. Dati, bagong mag-asawa pa po kami, pareho po kaming may trabaho ng wife ko. Pero nung nabuntis na po siya sa aming panganay, pinahinto ko na po siya sa trabaho. Inaamin kong nasa magandang buhay galing ang aking pamilya. May kaya ang kanyang mga magulang, nasusunod yung kanyang mga luho, nasusunod kung ano yung kanyang gusto dahil sa nag-iisang babae siya sa pamilya. Hindi ko naman kinukontra yon. Nakasanayan niya dahil ganun siya pinalaki ng kanyang mga magulang na punong-puno po ng pagmamahal, na nahulog po sa lahat ng gusto niya, makukuha niya. At ang pamilya ko naman, Mami, pinalaki kami ng kung ano ang meron kami. Hindi naman po kasi kami mayaman katulad ng asawa ko, pamilya ng asawa ko. Kaya ako, nakokontento po ako kung ano ang meron, Mami. Na ito ngayon ang naging problema ko. Matagal-tagal na rin kaming nagsama at hindi ko na pinabalik sa trabaho ang asawa ko dahil sa mas maganda po talaga yung hands-on ang mother sa mga bata. At ako na yung nagtrabaho. Malaki din yung kinikita ko, Mami. Mabubuhay ko naman din ang pamilya ko na hindi hirap. Lalo na ngayon, elementary pa lang yung aking panganay at yung aking pangalawa at yung pangatlo na sa kinder. Hindi pa masyado malaki ang gastusin para sa mga bata. And besides, nakakahiyaman, pero yung mga in-laws ko, inaako yung kailangan ng mga bata. Pagka minsan, hindi na nga ako nagsa-shopping para sa mga bata. Yung mga anak ko lang kasi yung apo ng mga in-laws ko. Dahil hindi pang nagsipag-asawa yung mga anak niyang mga lalaki. Kaya, ayun, kung paano nila pinalaki yung asawa ko, ganun din yung mga anak ko na apo nila. Kung ano-ano na lang ang binibigay. Hindi ko maiwasan, Mami, na mag-alala. Dumating yung panahon na masana yung mga bata ng luho. At kalakihan nila yon na pagdating ng panahon, wala na yung mga lolo't lola at hindi namin maibigay sa kanila. Pero wala akong lakas na loob para pigilan yung mga in-laws ko. Iniisip ko kasi nagmamahal lang naman sila sa kanilang apo. Kaya minabuti ko na yung mga anak ko ang lagi kong sinasabihan na huwag kayong masanay, mga anak, sa mga bagay-bagay na binibigay sa inyo. Dahil kung tayo, hindi ko kakayanin yan. Pero Mami, ang pinaka-problema ko po ngayon, tulad ng sinabi ko sa iyo na yung asawa ko sanay sa luho. Habang lumalaki yung mga bata ngayon, nagkaroon ako ng problema sa asawa ko. Dahil sobrang napakagalante po, Mami. May mga pagkakataon na wala pang sahod, inuutang na ng asawa ko. Dahil sa napakagalante nga, kahit kami lang sa bahay, sobra-sobra ang mga pagkain. Kaya pagkaminsan, naiisip ko, kailangan ko na sigurong pagsabihan ng asawa ko na kailangan po namin mag-budget. Kailangan kahit papaano may maitabi na konti sa sweldo ko para may savings. Di natin alam kung ano ang mga mangyayari bukas. Pero alam mo ba, Mami? Hirap akong pigilan ang asawa ko. Halimbawa na lang, pag may nagbe-birthday sa amin, halos buong barangay gustong imbitahin.
Hindi naman masama ang magpakain, Mami. Pero ang masakit sa mga ginagawa niya, nangungutang. Saan ka makakita ng minsan gumagastos ng mahigit 20 mil sa isang birthday, kain lang? Sobrang kabongga. I mean, okay lang sana kung sapat-sapat. Okay lang kung anong kinikita namin na gastusin niya. Pero yung umabot na siya sa puntong nangungutang, halos hindi na nababayaran dahil na out of budget na siya. Yun ang mahirap. Unknowingly, Mami, kahit na yung aming wedding ring, na ipawn shop na niya para ipambayad ng utang. Kaya nung nawala sa kamay niya, hinanap ko. At hindi ko naman ugali yung kalkalin yung bag niya, pero natukso ako sa mga pinaggagawa ng asawa ko noong nakatulog siya. Talagang tiningnan ko yung bag niya. Napakalaki kasi ng shoulder bag niyan. Doon mo makikita yung lahat ng mga receipts sa bag niya. At doon nakita ko yung mga pawn shop na resibo. Ayun, doon ko nalaman na pati yung wedding ring pala namin na isanlana niya. Akalain mo ba pati yung mga set ng aming mga pinggan ng mga mamahalin na ipawn shop na niya? Kaya dumating po ako sa puntong kailangan ko na talaga siyang kausapin. Hindi lang niya minsan, pangalawa, tatlong beses ginawa yan. Lagi-lagi na lang. Minsan nga pag birthday ko, 2 weeks before, sinasabihan ko na siya, "Mahal, huwag mong isipin yung birthday ko, ha? Huwag mong problemahin. Kakain lang tayo sa labas kasama ang mga bata. Huwag mo lang po problemahin yan. Whole day tayo magliliwaliw. Uwi tayo gabi na para diretso na tayo matulog. Yun yung gustong birthday ko na gusto kong gawin. Yung tayo lang pamilya, magkasama." Pero Mami, akalain mo, ang buong akala ko, wala nga talaga, hindi naghanda ang asawa ko. Hindi naman gumising ng maaga, hindi naman malengke. Pagkatapos, sabi ko, "Ay, salamat. At least, matutupad talaga yung gusto ko sa birthday ko. Yung tayo lang magkasama. Sa labas tayo kakain." Sagot ng asawa ko, "Oo nga. Parang nakaka-boring na rin man yung dito na lang lagi sa bahay. Dapat minsan sa labas naman din tayong kumain." Tuwang-tuwa ako, excited na lumabas kami pamilya. Pero akalain mo ba, Mami, pagdating namin sa isang restaurant, sabi ko kasi sa inyo gusto, siya ang nagsabi na doon sa ganung restaurant tayo. Tapos mamaya, nakita ko yung restaurant na ang daming tao sa labas. Mga kakilala ko. Kaya pagpasok ko, sabi ko, "Oh, what a coincidence. Kita-kita tayo dito." Ang sagot na nila, "Oo nga eh." Tapos pagka mamaya, naupo kami sa isang table. Isa-isang nawawala yung mga kakilala namin sa restaurant. Ay hindi naman kumain, hindi nag-order. Ahimik lang na nawala sila. Kaya sabi ko, nasaan na sila? Sabi niya, "Hayaan mo." Unang in-order ng asawa ko, coffee for me. Juice naman sa mga bata. Siya wala. At napapansin kong balisa po siya, Mami. Yan pala, lahat ng mga taong nakita ko doon
ay invited pala ng asawa ko. Pagkatapos noon ang sabi niya sa akin, tayo na. Sabi ko, hindi tayo o-order. Sabi niya, hindi, nag-order na ako. Doon tayo sa cubicle. Pagpasok ko mami sa napakalaking function room, nakita ko yung tarp, happy birthday sa akin. At nandoon yung aming mga kapamilya, mga kakilala kasama sa trabaho, nandoon sa restaurant. Yan pala, doon nagpahanda ang asawa ko. Pagkatapos noon ang bill ay umabot ng 70,000 plus. Hindi ako umimik. Hindi ko alam kung dapat ba ako maging masaya sa birthday ko. Hindi ko na kinontra. Sinabayan ko na lang yung gusto niya. Dahil sa maraming mga tao na rin na imbitahan. Wala talagang limit, mami. Kaya, pag-uwi namin, dahil kilala namin yung restaurant, may-ari ng restaurant, di pa nagbayad. Pag-uwi sa bahay, sabi niya sa akin, mahal, ito yung bill, yung birthday mo kanina. Alam mo, mami, hindi po talaga ako nakatulog ng gabing yun. Birthday ko, ang lungkot-lungkot ko. Kasi ang laki ng problema ko kung saan ako kukuha ang mahigit 70,000 para ibayad dun sa restaurant. Maaga akong umalis. Pumunta ako sa nanay ko. Sabi ko talaga, ma, huwag may pera ka dyan. Kailangan ko lang talaga. Eh yung nanay ko sanay na magtanong eh. Ano bang problema mo anak sa pera? Ayoko naman magsinungaling sa nanay ko. Sabi ko hindi ko alam nagpa-birthday sa akin yung asawa ko. Bakit nga pala hindi kayo nakapunta? Sabi naman ng nanay ko. Tsaka na tayo mag-usap anak kung bakit ako hindi nakapunta. Pagkatapos noon sabi niya, magkano bang kailangan mo? Sabi ko ganito. Sabi niya, ang laki naman anak. Wala nang matitira sa ipon ko. Sabi ko, sige lang ma, ibabalik ko naman sa'yo. Alam mo mami, halos matunaw ako sa hiya sa nanay ko. At nag-iwan pa ng malaking katanungan kung hindi, bakit hindi siya nakarating sa birthday ko. Nagsikap ako na gumawa ng paraan para maibalik yung pera ng mother ko. After 1 week, nakahanap ako ng paraan at ibinalik ko na. At doon, tinanong ko siya kung bakit hindi siya nakadalo sa birthday ko. Ang sabi niya sa akin, hindi naman ako invited ng asawa mo. Tumawag siya sa akin na hindi daw kayo maghahanda. At nakiusap ka daw na gusto mo mag-celebrate ng birthday na kayo lang, pamilya. Eh ako naman natuwa. Dahil gusto ninyo ng ganon, maganda rin naman yun. Sapat naman sa akin ang batiin ka kahit sa text at ipinapanalangin kita. Pero nabalitaan ko, nasa party pa kayo ng birthday mo, may nag-text sa akin, hinahanap ako bakit wala daw ako. Sabi ko, bakit saan ba kayo? Dito sa birthday ng anak mo. Kaya hindi na lang ako sumagot ng dahilan. Ibig sabihin ayaw ng asawa mo na andun ako. Pero huwag mo nang isumbat sa asawa mo yan. Ayoko nang
mag-away pa kayo tungkol dyan. Naiyak ako, Mami. Ba't ganun ang asawa ko? Pero katulad ng sinabi ng mother ko, wag ko nang isumbat. Baka maging away pa. Mapasama pa siya sa asawa ko. At dahil sa ugali ng asawa ko, Mami, na hindi naniniwala sa akin, parang inilulubog niya ako sa utang. Hiyang-hiya na ako dahil hindi ako sanay. Sinanay kami ng mga magulang namin na mabuhay kung ano ang mayroon. Sinasanay kami na huwag maghangad ng sobra na hindi maaabot ng kaya. Kaya sobrang nanibago po ako sa pagkakaroon ko ng asawa na sanay sa ganoon. Hindi ko pa tinudo siya para kausapin talaga tungkol dito. Nag-aalangan kasi ako, Mami. Baka mag-away kami. May ugali kasi siyang kapag ka nagalit, umaalis ng bahay. Umuwi sa mga magulang. Pagkatapos pupuntahan ako ng mga magulang, anong ginawa ko sa anak nila? At sasabihin, intindihin ang anak nila dahil nasanay siya sa buhay na ganun. Mami, paano ang pamilya ko? Sino ba talaga ang dapat na magpatakbo ng pamilya ko? Kaya naging problema ko po ito ngayon. Ayoko ng gulo. Ayoko rin magkawatak-watak ang pamilya ko. Kaya, please, pakipayuhan naman, Mami. Ano po ba talaga ang dapat kong gawin? Dapat lang ba na mangibabaw sa akin ang takot para kausapin ang asawa ko, o kailangan ko na ba talagang kausapin siya? Hirap na po ako, Mami. Hindi po ako sanay sa buhay na nakasanayan niya. Kaya definitely, hindi talaga kami magkakaintindihan. Kaya humihingi po ako ng payo sa inyo kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat po, Mami, at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Arthur.